sa Leyte kasama ng Biliran at Southern Leyte. Sa Mindanao naman, dito pa rin sa dinaanan niya, sa May Surigao del Norte, Siargao, Surigao del Sur, Benagat, Agusan del Sur, Davao del Norte, Compostela Valley, North Cotabato at Maguindanao. So ang area naman na ito ay meron ng 45 to 60 kilometers per hour na lakas na hangin na inaasahan. So ito yung ating pag-asa WRF output. So nagpapakita na medyo humina yung dalang ulan ng bagyo as it crosses dito sa Mindanao at kumikilos dito sa May Sulusi. So since naglandfall na ang bagyo, so we're now on the monitoring. So ito yung observed radar for the past 12 hours. So ito ang observation from 2 a.m. kanina madaling araw hanggang 2 p.m. ngayong hapon. So makikita natin na ang concentration ng ulan is nandito sa may Mindanao Eastern Visayas area. So specifically dito sa area ng Malaybalay na merong 121.5 millimeters in 6 hours. Boronga naman na may 108.0 millimeters in 6 hours. Sa may Lumbia, sa may Cagayan de Oro, naka-receive sila ng 78.1 millimeters. Sa may Surigao City, naka-receive sila ng 76.2 millimeters. At dito sa Hinatuan, meron 76.0 millimeters. At lahat ito is accumulated for the past 12 hours. And dahil nga malakas at may kalakasan itong bagyo, so yung maximum sustained winds, so yung sustained winds na na-receive, especially doon sa area na dinaanan niya, umapapansin natin na yung Lumbia sa may Cagayan de Oro, nakapag-register ng 70 knots. Ito ay equivalent sa 130 kilometers per hour. Doon sa Hinatuan, on the north part of the typhoon, nakareceive sila ng 40 knots o 75 kilometers per hour. At sa Malaybalay naman, nakareceive sila ng 30 knots o 55 kilometers per hour na lakas ng hangin. Ito po ay lakas ng hangin. Ang susunod naman po ay yung bugso o yung bigla ang paglakas ng hangin. Ang Hinatuan po na nakareceive ng 28 meter per second o yung 100 kilometers per hour na gustiness. Malaybalay may 15 meter per second na mayroong equivalent na 55 kilometers per hour. Dumaguete may 15 meters per second then 55 kilometers per hour. Maasin Southern Leyte mayroong 19 meter per second equivalent to 68 kilometers per hour. Mactan Cebu, naka-receive ng 18 meter per second na hangin na equivalent to 65 kilometers per hour. Dito sa May Surigao City, naka-receive sila ng 17 meter per second na equivalent to 58 kilometers per hour. At sa Giwan, naka-receive sila ng 19 meter per second na may 68 kilometers per hour. So mapapansin natin na in terms of the wind, ang Lumbia sa May Cagayan de Oro, naka-receive na may pinakamalakas na hangin. Samantalang pinakamalakas sa bugso ng hangin is naramdaman dito sa may Hinatuan, Surigao del Sur. So anong inaasahan natin after maglandfall ng bagyo at magcross dito sa Mindanao? So at this point, it will cross the province of Negros starting tonight and will be in the vicinity of Northern Palawan by tomorrow afternoon and over the West Philippine Sea by Thursday afternoon. Still, stormy weather is expected over Negros provinces, Iloilo, Antique, and Northern Palawan by tonight and tomorrow. So, seabirds of Visayas and Mindanao is still risky for travel or to sea travel. Storm surges still is expected over the coastal areas of Southern Negros and Northern Palawan as Pablo approaches the area of Northern Palawan. Still, floods and landslides are possible to occur particularly over Negros, Panay, Palawan, at Mindoro area. So still, nagbabanta pa rin ang mga pag-ulan dito sa Metro Manila at Southern Tagalog ang Bagyong Pablo na magsisimula bukas ng hapon. At yun po ang ating details regarding po dito sa Bagyong si Pablo. Any questions po? Actually, yung paulan sa atin, more on light to moderate. Kasi pag amihan, ma-enhance kasi ng bagyong Pablo yung amihan. Ang amihan kasi, ang maraming paulan dito sa eastern part ng Luzon. So dito sa atin, pag tumagos yung mga paulan, more on light to moderate.
Amihan na siya, hindi directly ng bagyo. Amihan na siya. Sa ngayon kasi ang maulan dito sa may Samarlite area. Sumalakas ang paulan doon kahit wala silang signal. Dahilan sa pinakibayo ng Pablo, bagyong Pablo ang amihan. So, yan po ang press briefing ng Pag-asa kaugnay ng bagyong Pablo. Bahagyang bumilis ang kilos ng bagyo sa inaasahang pagtawid nito sa katimugang bahagi ng isla ng Negros ngayong gabi. Sa ngayon, nakataas ang storm signal number 3 sa Northern Palawan, kabilang ang Calamian Islands, Bohol, Sikihor, Southern Cebu, Negros Oriental at Southern Negros Occidental. Signal number 3 rin sa Iloilo, Guimaras, Antique, Lanao del Norte, Misamis Occidental at Zamboanga del Norte. Signal number 2 naman sa nalalabing bahagi ng Palawan, Aklan, Capiz, Cebu, Camotes Island at iba pang bahagi ng Negros Occidental. Gayun din sa Misamis Oriental, Agusan del Norte, Bukidnon, Lanao del Sur, Zamboanga del Sur at Zamboanga Sibugay. Habang signal number 1 naman sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon, Leyte, Biliran at Southern Leyte. Pati na sa Surigao del Norte, Siargao, Surigao del Sur, Dinagat Island, Agusan del Sur, Davao del Norte, Compostela Valley, North Cotabato at Maguindanao. Huling namataan ng Pag-asa ang bagyo sa layong 60 kilometers southeast ng Dumaguete City. May lakas ito ng hanging umaabot sa 160 kilometers per hour at bugsong nasa 195 kilometers per hour. Kumikilos ito pa west-northwest sa bilis na 24 kilometers per hour. Bukas ng hapon, inaasahang nasa bahagi na ng Coron, Palawan ang bagyo, habang nasa kanluran ng Subic, Zambales ang bagyo sa hapon ng Huwebes. Bukas ng hapon, inaasahan daw na magpapaulan ang bagyo sa Katimugang Luzon at Metro Manila.